Edad Media, panahon kung saan naglalaban-laban ang mga bansa sa Europa nang dahil sa alitan sa relihiyon at kaugalian. Pinangalanan ng bawat bansa ang kanilang tinapay base sa kanilang lupang sinilangan upang malaman kung saan ito nagmula. English bread, German bread, French bread, at iba pang tinapay na nagtataglay ng pangalan ng kanilang bansa. Sa 21 siglo, sa isang isla sa Asia na tinatawag ni Japan, may isang batang nagtatangkang gumawa ng kakaibang tinapay. Subalit, para magawa yon. Ayos! Luto na! Sa wakas, natapos ko na rin! Kinakailangan niya ng solar hands. Lolo, Lola, tikman niyo na po! Ito yung bago kong... bakit ganun? Nasaan na sila? Maglalakaw! Tulungan niyo ako! Kasama! Ano ba pang ginagawa mo dyan? Baka may iwanan na tayo ng bullet train! Ate, ikaw pala yan! Munti ko na makalimutan. Pupunta nga pala ako sa Tokyo ngayon! Ay, nako! Pasaway talaga! Ate! Baka mahulog yung tinapay ko! Humawa ka mabuti sa akin, Kasama! Magsha-shortcut tayo! Mo, tinanghali ka. Nag-bake po siya ng tinapay at relax na relax pa. Salamat, buhay pa ako. Heto po, kaluluto ko pa lang ito. Tikman nyo. Bago gawa mo? Parang ordinaryong tinapay lang naman ito, ah. Sobrang sarap nito! Mas masarap pa sa number 54! Binalot ko po ng espesyal na tinapay yung niluto nyo kaninang Azuki para sa akin. Napakahusay ng pagkakagawa. Naihalong mabuti ang natural na tamis ng wheat at ng angko. Parang bigla ko naramdaman ng bansang Japan. Natural lang yan, ate. Dahil Japanese bread ang mga ginagawa ko. In short, Japan! Ito ang Japan number 55! May English bread, German bread, at French bread. Pero bakit walang Japanese bread? Sa makatuwid, wala nang ibang paraan kundi ang likain nito. Ang kwentong ito'y seryoso, talambuhay ng isang batang nagtataglay ng solar hands, si Asuma Kasuma. Siya ang lilikha ng Japanese bread ulan Japan para sa Japan at para sa mga Hapones na may pagmamalaki sa buong mundo. Magagawa niya kaya ito? Ang batang nagtataglay ng solar hands, dumating na! Alis na po ako! Anak, totoo nga iiwan mo na kami. Ibang klase talaga ang apugong to. Kagagraduate niya pa lang eh. Gusto niya agad maging panadero. Okay lang po yan, Lolo. Isipin niyo na lang. Kung matatanggap siya sa isa sa pinakasikat na bakery dito sa Japan, hindi ba ang galing nun? Kaya kung pababalikin ka lang nila dito, malalagot ka sa akin. Oo. Kasuma, eto kunin mo ang mabaon ko sa'yo. Salamat po, Lola. Magpapaalam na rin ako sa mainit mong mga kamay. Ang bilis talaga ng oras. 10 taon na rin pala ang lumipas mula na naging tinapay ang agahan namin. Grabe, 10 taon na pala ang nakakalipas. Nagumpisa ang lahat noong 6 years old pa lang ako. Mama! Inaho, sabi ng nanay ang itawag mo sa akin. Nanay, tinapay naman po ang kainin natin. Ano ang sinabi mo? Pagkakainin mo ng tinapay ang magsasaka ng panay! Pero tayo na lang po ni iba rito! Yung pong classmate ko si Manami, kumakain na sila ng tinapay! Tama, at nagtatanim na rin sila ng trigo doon. Ano ka ba? Pati ba naman ikaw? Ikaw, Kasuma, ano masasabi mo? Kasuma! Gusto ko pong kainin yung kanin natin. Ayoko po ng tinapay, parang tuyot yun eh. Tama na! Ate! Ayoko bang mamatay! Kaya mo lang nasabi, hindi mo sarap ang tinapay dahil hindi ito pa nakakatikim nun! At ngayon, ipapatiin ko sa'yo lasa ng tunay na tinapay, kaya umanda ka! Sandali, ate! Tinapaga ako!
sa lugar natin? Tayo dyan! Papasok na tayo! Oo? Huh? May windmill! May reindeer! Huh? Galing! Parang tindahan ng mga laruan! Pwede nyo makain lahat yan. Huh? Tinapay kasi lahat yan. Good morning po, kuya. Good morning. Ah, siya po ang kapatid ko, si Kazuma. Kumusta, Kazuma? Welcome ka rito. Salamat po. Totoo ba yun? Tinapay lahat ito? Pambihira. Kuya, bibilhin ko na itong tinapay, ah. Sige, maraming salamat sa'yo. Para sa'yo to. Tikman mo to! Kuya, paano po kayo nakagawa ng ganong kasarap na tinapay? Gusto niyo ba akong panoorin habang nagluluto ako ng tinapay? Talaga? Okay lang po sa inyo? Wala ka magpasok kayon, Inaho? Ha? Late na ako! Kayo na po muna, bahala sa kanya! Gusto mong manood? Opo! Ganito lang yon. Paghahaluin mo lang yung harina, asukal, asin, butter, yeast at gatas. O kaya naman non-fat milk, tapos lalagyan ng tubig. Malagkit to sa umpisa, pero after 5 minutes, hindi na dahil nabubuo na ang gluten. Pagkamasa mo ng mga 12 to 15 minutes, bilugin mo na. Tapos, hayaan mo mag-ferment hanggang sa lumaki ng ilang beses. Ano po yung mag-ferment? Yun ang proseso kung saan nakagagawa ng carbon dioxide ang mga mikrobyo tulad ng yeast o bakterya na siyang dahilan ng paglaki nito. Sa madaling salita, tinatawag yun na pampalsa. Magulo ba? Gusto mo bang subukan kung paano yung ginagawa? Opo! Gusto ko po! Aba, malakas pala mga braso mo. Yan! Oo nga pala, parang gustong-gusto ng ate mo ng tinapay. Ikaw rin ba? Opo! Nasalapan ako sa kinain ko. Pero mas gusto ko pa rin po ang kanin kesa sa tinapay. Napaka-prangka mo magsalita. Sinasabi ko lang po ang totoo. Oh, siya, sige na. Sorry na. Ang totoo niyan, pareho lang tayong dalawa. Mahilig din ako sa kanin. Po, eh bakit may bakery kayo? Kung mahilig kayo sa kanin, bakit panadero kayo? Bakit nga ba? Inaamin ko masarap talaga ang kanin, pero mas masayang gawin ang tinapay. Sa tingin ko, imposibleng ipalit sa kanin ang tinapay bilang pangunahing pagkain dito sa Japan. Pero balang araw, makagagawa ako ng tinapay na mas masarap pa sa kanin. Tatawagin ko yung Japan! At may pagmamalaki natin yung sa buong mundo! Ang makagawa ng Japanese bread, yun ang pangarap ko! Tinapay na mas masarap pa sa kanin? Japan? Gusto ko nun! Napakagandang pangarap nun. Oh? Kaya lang, bago ko pa matupad ang pangarap ko na yun, baka sarado na ang bakery kong to, Kazuma. Ha? Nag-aral ako ng pagbe-bake sa Pransya. At naging mahusay pa akong panadero doon. Pero syempre, para matupad ko ang pangarap ko, kailangan kong bumalik dito sa Japan. Bilang pasimula, pinili ko ang sarili kong bayan. At nagtayo ako rito ng isang napakagandang bakery. Pero halos walang bumibili ng tinapay! Ang sarap ng tinapay niya, pero walang bumibili? Pero kahit ikwento ko pa sa'yo ang buong pangyayari, wala rin magagawa yon. Gusto mo ba ng juice, Kazuma? Ako pong bahala! Oh? Gagawa po ako ng paraan! Pag nagustuhan po ni Lolo ang tinapay niyo, madadagdagan ang customer niyo! Kukuha lang po ako ng pera sandali! Teka, sandali lang, Kazuma! Customer? Natutuwa ako. Kaya lang, ang bakering to. Anong, ito ba yung daw na minasa ni Kazuma?